So yun mga solid gojo, biglang dumating si Kuya Tupac. Kinain daw ng pusa yung mga ibon niya. Wala ka ng ibon, Gapak, no? Tapos to, lilinisin ko na yan. Tara, papakita ko muna sa inyo kung paano lilinisin yung isang poop tray. Check! Sorrento 1 hanggang 5, baby! BPA 2022. Ano ba ito? Parang customized lang. Nag-rescue si Goodjob ng ano, bird. Pina-rescue sa atin ni Kuya itong... Mamatay lang. Alagaan na lang ito. Diba no, namaya? Laro na ito dito. Wait, tatlo na nga, Jay. Dalawa. Oh, dalawa na. Dalawang araw na. Wait, dumapo dyan. Lumapit kay nanay. Dinakmano ko siya. Siguro na. Ito, kapares ko ito sa ibong ko. Saan ligit yung ring? Salamat dito, malalaan ko ito. Uwi na muna natin ito. Para nung mabuhay lang. Oh yeah, dagdag to sa mga pigeons ko. So yun mga solid gojob, wait, punasan lang natin yung camera. Ayan na yung binigay sa ating ibon, binigyan na natin siya ng patuka. Huwag mag-focus sa'yo. Bird, di ba tayo mag-focus? Hindi ko alam ba't parang anlabo ng camera ko. Pero ayan na yung ibon na binigay sa atin, bigyan na natin siya ng tubig ng baterya. Kasi baka uhaw na yan eh. Ito, may natirang tubig ng baterya yung mga ibon natin eh. Bigyan na rin natin sa kanya. Yeah, bigyan na. Solid gojob, kulang lang pala sa punas. Ayan yung ibon na binigay sa atin, yung pinarescue sa atin ng ating kaibigan na si Kuya Tom. Ayan, sana makabawi na siya. Pagtas niya kumain, bukas ng umaga, bigyan natin siya ng mga bitamina para mabilis siyang mabawi sa stress na nangyari sa kanya. So yun, update ko na lang kayo ulit dyan sa bago nating ibon, mga solid gojob. So yun, isang magandang umaga ulit sa mga solid gojob ko dyan. Kakagising ko nga lang at ngayon maglilinis ako ng mga poop tray ng mga ibon natin yan. Yung mga taihan nila, lilinisin natin yan. Pati yung mga poop tray na yun to. Tapos bago yun, magpapakain na rin muna ako ng mga flyers natin. Dahil late na nga ako nagising mga solid gojob. Pero yung mga breeder ko, all good lang yan. Dahil lagi yan may stock na patuka sa kanilang pagkainan. Ngayon naman mga solid gojob, ang gagawin ko is palabasin muna yung mga ibon natin sa labas bago natin sila papakainin. So yun, tara, pakawalan muna natin sila. At makulimlim ang panahon natin ngayon mga solid gojob, pero hindi naman tatagal sa labas yung mga papalipa rin natin. Pagkatapos nila lumipad, tatawagin na natin sila para kumain. Tapos full stock na naman yan sila mga solid gojob, dahil kahapon hindi lang ako nakapag-vlog pero bumili ako ng patuka na naman eh, no? Isang sako na naman yan. Tsaka yan, yan, dami na naman nilang vitamina. So yun, tara, pakawalan muna natin yung mga nandyan. Ayun na sila mga solid gojob, pero parang gusto ko pagsabayin yung mga flyers ko ngayon eh. Para makita nyo rin sila ng sabay-sabay lilipad. Pati yung mga flyers ko dito sa loob, papakawalan natin. Una natin munang palabasin yung mga flyers natin dito sa loob. Pati itong top 2 natin para mapag-exercise, pakawalan natin yan. Pati yung pares niyan, Tiger Grizzle, bachelor na rin naman yan eh. Yeah, sige, labas na kayo. Ito na lang ang hindi nakakalabas. Yung isang anak ng ibon ni Kuya Jan Tugadi. Bachar na rin yan eh. Kasi ito pa pala. Palabasin na natin. So yun, wala nang laman yung flyers natin dito sa loob. Sa labas naman, mga solid gojob. Let's go, bago tayo maglinis at magpatuka. Naman, yung mga stock bird natin sa labas, pakawalan na rin natin. Labas na. Labas. Ayun na yung iba mga solid gojob mo. Pumitik na rin yung iba. Yung iba hindi pa. Pero yun yung iba. Yung mga nasa bubong hindi pa nalipad. O meron pa palang laman yung minilop natin sa labas. Ayun na, lumabas na rin. O, rekta lipad na yung dalawa. Yung iba kasi dyan inakaype eh. Tapos mamaya tatawagin na natin yan para kumain. Silo. Tame. Yung iba watak-watak. Ayan, nagliparan na lahat mga solid gojob. Wala na sa bubong. Ay, ayun na lang, isa. Yung checkered white feather. Pero yung iba lumipad na. Ayun, may bumabaan na isa mga solid gojob. Blue bar na inakay. Kasama nung checkered white feather. At makulimlim nga mga solid gojob. Maya-maya, tatawagin na natin yan sila para kumain, para magpasukan sa kulungan. Yung mga unang bumababa, mga solid gojob, yan yung mga inakay. Tapos si Tiger Grizzle natin, Romonda na din. Ayun na, nagbababa na mga solid gojob.
Babarakuhan na sila sa bubong, oh. Tapos mamaya, ayayain na natin yan para magkainan, para pumasok sa kulungan. Grabe, napakakulimlim. Sana hindi sila abutan ng ulan. At yung iba, oh, naglalandingan, oh. Yung mga unang lumanding, yung mga may pares, tapos yung may mga inakay. Ay, yung mga inakay pala. Tatlong inakay na yung nandun, eh. Ay, no, binabara ako ng mga kak. Ayun yung pares, si Tiger Grizzle, pati yung top 2 ko. Ang angas ng lumanding, oh. Hindi nakababa. Yan, yung mga inakay na pala yun. Ayun na, nagbababaan na sila mga solid guja. Papakainin na natin yan. Yung mga yan, para magpasukan sa kulungan. Kailangan na natin tawagin yan para kumain. May ibo. Ilan kaya yung nandyan? Siguro nasa 30 lang din. Ayun, nagbabaan na. Mga solid good job, nagpakain na tayo ng mga breeder, pati ng mga flyer natin. Tapos na silang kumain. Ito yung ibang flyer, nandito pa. Tapos ito sila Tiger Grizzle, tsaka si Top 2 andito na. Bibigyan na lang natin ng tubig yan. At yung iba kong ibon, na yun, pumasok na sa mga kulungan nila. At yung iba, ayan pa. Iisa pa lang yung nandito sa flyer natin dito, pero dun sa labas medyo marami na. Ito sila Red Bar, dyan na kasi yan sila nakatarime. Pasok na ni Red Bar, sasarado na natin yung kulungan nila. At ayan mga solid good job, nagpapasokan na rin yung mga ibon natin dito sa may flyers. Ayan na sila. Ito meron pa sa labas, tatlo ata to. Bigyan na natin din to ng mga tubig. Para mag-uwian na talaga. So yun ngayon mga solid good job, yung ibang ibon ko nagpasokan at yung iba hindi pa. Kaya kakain muna ako dahil nagugutom na bago tayo maglinis. Kakain muna tayo para tuloy-tuloy na yung paglilinis natin. Kailangan muna natin kumain para may lakas tayo. Kasi mag-general cleaning tayo ngayon mga solid good job. Tara, kain muna tayo. Yun mga solid good job, tapos na akong kumain. Kaya tara, balik na tayo sa mga mission natin. Maglinis na tayo ng kalapatihan natin. At yun, update ko na lang kayo kapag ka pumasok na lahat ng mga ibon ko sa kulungan nila. Maglilinis muna ako ng mga poop tray. Let's go! Ito pa pala yung iba nating ibon, hindi pa nagpapasukan. Ito, taga labas to eh. Pumasok lang dito sa loob. Yung iba pumasok na oh, para kumain. Ayaw pa magsiuwi. Iilan pa yung mga nasa labas, mga solid good job. Hindi ko alam kung yung ibang ibon ko nag-overplay. Ang una ko palang lilinisin mga solid good job, itong mga poop tray ng breeders. Pero yung mga yan, yung mga tae dyan, tatanggalin din yan. Kailangan wala talagang tae dyan. Kaya tara, linisin muna natin. Solid good job. Ayan na pala yung mga gagamitin ko para sa paglilinis ko ng mga poop tray. May Sonrox, tsaka may sabon, tsaka yung parang, ewan ko ang tawag dito. Anong tawag dito la? Steel wool. Basta, ewan ko anong tawag dito mga solid good job. Ito yung pinangkukuskus ko sa mga poop tray para sure tanggal yung etchas. So yun mga good job, hindi ko alam kung masasama ko pa kayo sa paglilinis ko dahil matagal yun kapag sinama ko pa kayo sa video. Pero baka isang poop tray, papakita ko sa inyo kung paano ko nililinis. Tapos yun mga solid good job, tara linisin na natin. So yun mga solid good job, biglang dumating si Kuya Tupac. Kinain daw ng pusa yung mga ibon niya. Wala nang ibon kaya pak, no? Tapos to, lilinisin ko na yan. Tara, papakita ko muna sa inyo kung paano lilinisin yung isang poop tray. Ito na mga solid good job, oh. Linis na, di ba? Hindi ko na napakita sa inyo dahil ang hirap mag-video mga solid good job. Pag ito na, yung mga next na mga solid good job, update ko ay pagtas na yan lahat. Yung mga solid good job, habang naglilinis ako, napadaan dito si Kuya Andy. At yung mga ibon ko, gliliparan pa. Papiramin niya ako ng ibon na yun, may dala siyang ibon na yun si Kuya Andy. Ito yung papera mo sa akin kay Andy. Oo, yan yung MacArthur yan. MacArthur, nakakalabring to, no? Oo. Ito yun. Papera niya sa atin. Papares natin to sa naka-SDR sa atin. Ano ba yun? NHPC? Yung nandun, no? Oo, NHPC yung kako. Yun, yung kako, NHPC. Ito yung papera. Pinalipad niya yung pack niya. Butcher yan? Yung ko. Hindi mo sure yun? Hindi. So yung naman yun, nyo, eh mga kalapatid sa atin dito, nagpapalipad lang kami kahit di namin sure kung batcher, ganyan kami rito. Ayun pala yung kay Kwedyan Tugadi na isang inakay, nasa bubong. Yung kapatid niya wala pa, hindi ko alam kung nasan, pero batcher din yun eh. Ito testing natin itong papares dun sa ibon natin, tara lagay natin dun. Ito yung kay Kuya Andy, yan yung hen niya, at ito yung kako. Oh, ayan, papaparisin ko yan. Co-breeding yan. Yung nandito dati, nilipat ko yung pinagpapares ko rin, ito. Ayan.
Sakto na yung kay Kwedyan to gadi o, papakainin ko uli yan dahil naubusan siya ng patuka eh. Clean na yung mga poop tray niyan. Yung mga mismong cage na lang yung parang madumi. Mga bata lang ng tayan, pero all good na yan. Ito yung iba. Clean na yan, clean. Oh, yung mga poop tray niyan, malinis na. Yan. Ito yung kay Kwedyan to gadi. Nakapisa lang ng itlog niyan. Andun. So yan, huwag natin masyadong pakita dahil may stress. Yung isang ang ibo ni Kwedyan Tugadi, nawawala pa eh. Isa na lang yun nandito sa labas, tas wala pa yun oh. Yun ba, magpakain na ako ng mga ibon ko ulit. Ayan sila. Tas magpapaligo ako ng mga aso, pero baka hindi ko na mapakita sa inyo yung pagpapaligo ng mga aso. At update ko na lang kayo ulit sa mga ibon natin. So yun mga solid good job, katapos ko lang maglinis ng bahay at magpaligo ng aso. At closing time na ng mga ibon natin. At baka dito na rin tapusin yung video natin. Huwag nyo kalimutan mag like, comment, share and subscribe. At click nyo ng notification bell para lagi kang updated. Peace out mga solid good job.